tomorrow. Good morning. Yeah. It's a narration of what we have experienced purchasing or buying our house. Pag-eliminate ng renta or pagre-renta ng at pagkakaroon ng sarili mong bahay. Sa Gabi Nag-Ride, sa Gabi Nag-Vlogs. Ang next niyan is, syempre, kung gusto mo talagang maghanap ng bahay, titripin ka. Pero, hindi dun kami napadpad. And like any other family, hindi ganon. Even us, nung bata ako, even us, hindi kami napadpad sa, may bahay agad, may pera kami, may down kami, pang down kami, bahay agad. Hindi. Pagdadaanan mo talaga na magrenta ka, at yan ang pinakamasaklap. Medyo okay sa una, kasi alam mo yun, monthly, okay, maliit lang naman eh. Compare naman sa minamonthly mo ng bangko eh, na halos buong sweldo mo, ubus dun, di ba? Eto, maliit lang. Minsan, the first, yung sa isang pag-mamonthly ng bahay mo na talaga eh, compare sa pagre-renta eh, makakahanap ka ng one-third lang ng amount na yon, di ba? One-third lang. So, kaya lang, ang disadvantage yan lagi, you don't have the ownership. Sa huli, ang pag-aari ng bahay na nire-rentahan mo ay sa may-ari pa rin. Kasi nagre-renta ka lang eh. Yung sumunod na storya natin ay paghahanap. Paghahanap ng sariling bahay. Pero yun nga, mapapadpad ka talaga sa pagre-renta. Enumerate yun na lang yung mga pinag-rentahan namin. First, we rent in QC for 1.5 years. We try to live in QC sa may Tandansora, boundary ng Nabaliches. Tapos, I was convinced my parents wanted to go back to Las Piñas. We were mataas ang rent ng sa Las Piñas, so we were helped a little bit by my parents to cover up kung ano lang yung kaya namin. Then, hanggang dun lang. In one house, we rented there for 2 years. Then we searched again for another house in Las Piñas na medyo cheaper and affordable, pero ito ay luma. Maraming dilapidated things or fixtures, pero livable naman, especially the floor is not good. Actually, nag-start na siya mag-anay, and then eventually nagkaroon siya ng anay na because of the bad weather. Sipping yan. Alam mo naman, pag may tubig, doon naman mayagpag mga insekto na yan. You stay there for 1 year dyan sa another second house in Las Piñas. It's both of them in Las Piñas are like townhouse type. So, dikit-dikit kayo. So, we have been ring a bell na lang, what's next? Paano kung natapos itong contract dito sa second house ito in Las Piñas? Paano nangyayari yun? Paano nasusunod? The rent is getting higher and higher every year. Sa Gabi Nag-Ride, sa Gabi Nag-Vlog. So, if you're staying there, taas siya ng taas. Hanggang sa, yun nga, hindi ka na makakope up ng price na rin, halos. We're getting old and kids are growing up, and ayaw namin to sumabay sa sa cost ng pag-aaral, kalalamunin ka ng renta eh. Yun. Doon na yun nag-umpisa talaga na pursigido na we really have to end rent. After that, iba na naman school ng anak mo. Ikaw, iba na naman ang neighbors mo. Lipat ka ng lipat, your things, your gas range, TV set, disassemble ka na naman. Tapos, kakarga mo siya sa truck or sa jeep or kung saan man, sa tricycle.
and yun yung nasisira, di ba? There's a tendency na masira, tendency na mag-gas-gas or anything could happen. Eh, kapag nasira, wala na. Kapag nasira, balik ka na naman eh, and it adds cost. Bahal din ang tracking. Papakainin mo pa sila, pagkagasan po paminsan, hindi naman kasama yung renta mo dun sa, ano, sa separate thing. Pretend din, itakbo yung magamit mo. What we did, what next thing that we did is, ito na. We have to find it. Kailangan hanapin. Hanap ka na ng bahay. Yepapay! O mga Ka-Subdivision! Sa gabi nag-Ri-Ride, sa gabi nag-Vlog.